Yan, so good morning mga farmers. Welcome back to my channel, Search at the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. And if you are new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay mga farmers, so for today's vlog, we are going to discuss about what are the different insecticides, fungicides, and foliar na ginagamit ko dito sa aking ampalaya. Okay? So bago po ang lahat mga farmers, shout out muna sa ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. Most especially to my mentors in ampalaya farming, shout out Agaw Pino, Uyanggurin, Kaminadi, aka Pinus Vlog ng YouTube, sa Manatads mga Cebu at the same time, shout out Agaw Jupil Montañez Alcuba, aka Jupil the Farmer, anak ni Matoy. So shout out mga gaw, and also shout out to our supporters in Duguan, Sibungas, Cebu. Shout out sa Redondo family kay Lulo Alberto Redondo, shout out lo, at the same time kay Lula Joy Redondo, shout out lo. Kay Ate Janice Francisco, shout out. Ate Ibis Villa, shout out. And of course, shout out to Ate Tiesa Sordilia, at the same time shout out Pete Andrew Sibilia. And shout out sa lahat ng mga tagapagsubaybay natin diyan sa Duguan, Sibungas, Cebu. And also sa Fernandez family, kay Kubi, kay Karil, at the same time kay Ma'am Janet and the whole family. At sa lahat na nanonood diyan. At saka nakatanggap kayo ng mga stickers natin. At least no, magkaroon naman kayo ng idea sa channel natin. Okay? So shout out din kay Boss Ayan Vlogs ng Sibungas, Cebu, Boss Wilson TV, Salvador Farmers, ano pa pangalan ito, Sarge TV ng Davao, Jojo the Farmer, Grigi Farmer, The Oracle Channel, and then also Police Farmer, Bomberong Farmer, sino pa ba? Marami kasi yun. Basta shout out sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay, no? Maraming salamat at tara na. Yan, so good morning mga farmers. Welcome back to my channel, Search at the Farmer, no? So our topic for today is all about the medicines, no? The insecticides, fungicides, and foliar na ginagamit natin dito sa pag-maintain ng ating ampalaya. So bago ang lahat mga farmers, ipapakita ko muna sa inyo yung ating ampalaya. Okay? Yan, so dito tayo sa last plot, no, sa fourth plot natin. So yan mga farmers, so hitik sa bunga yung ating mga ampalaya mga farmers. And yesterday nagharvest tayo, 22nd, at the same time November 16 marks the third month of our ampalaya. So tatlong buwan na exactly kahapon yung ating ampalaya. At ito po yung condition natin, at ipapakita ko rin sa inyo mga farmers yung ating dito sa itaas. Okay? Yan. So yan ang sitwasyon ng ating ampalaya mga farmers in this part. Tapos paikot tayo ganyan. Yan po yung ating ampalaya sa ngayon. Yan. So yan. So medyo malapad-lapad mga farmers yung ating ampalaya, pero you know what mga farmers, this is only 123 hills. And most especially mga farmers, sa 123 hills na to is kaharvest ko dito ng 150 kilos per week. So ano ba ang mga sikreto natin, bakit nagpag-harvest tayo ng 150 kilos per week sa ating ampalaya? So ano ko yan, nasa ano yan, abono at the same time yung management natin sa pag-i-spray. So ano ba ang mga ginagamit nating mga medisina? So yan po ang ating usapan. So tara na mga farmers. Okay mga farmers, so ito po yung view ng ating ampalaya ngayon, at exactly
3 months old ang palaya. So yan po ang ating ampalaya. So i-discuss ko po sa inyo ngayon mga farmers kung ano-ano po yung mga medisina, insecticide, fungicide at foliar na ginagamit ko upang ma-maintain ang kagandahan ng ating ampalaya. Okay? So yan, kung makikita ninyo, ang green. Nasa itaas, sobrang green pa nila. At the age of 3 months, tapos maraming bulaklak. So yan mga ka-farmers. So it is my privilege to share with you my little knowledge that I have gained also to my from my mentors, no? Shout out Agaw Jupil the Farmer and Agaw Pinus Vlog. So dito tayo sa ilalim, dadaan. So kung makikita nyo mga farmers, yung bunga ng ating ampalaya ay sitik pa rin kahit 3 months na. Yan. Can observe, daming bunga natin. So ngayon, beginner's guide, no? About spraying, what are the different medicines that we are using, insecticides, fungicide, and foliar. Okay. So, punta tayo dito sa ano mga farmers. Yan yung ating ampalaya. So, malapit na, ang roofing nila is malapit na halos lahat na tabuna ng mga farmers. Yan, kung makikita ninyo. So, gumamit pala ako ng interline na herbicide mga farmers at inispray ko dito para yung mga damo is mamamatay. Tapos, safety yung ating ampalaya. Okay? So, yan. So, ngayon mga farmers, punta tayo dito. Dumayo tayo sa ating mixing station kung saan hinahalo po natin yung ating mga gamot. So, dito tayo mga farmers. Yan. So, dito tayo yung area natin kung saan mag-explain tayo kasama yung mga gamit, no? Yung mga, kung saan magtagpuan natin yung mga gamit. So, nung una, always proud, no? Ito. Meron tayong Yamada 6.5 horsepower na power spray. So, shout out sa ano, lahat ng mga kawani ng Phil and Enterprises sa Plaridel Street, Cebu City. So, thank you for quality, for this quality power spray. So, yan. Dito na tayo mga farmers para ma-explain ko yung aking mga ginagamit na gamot sa pag-maintain, pagpaganda ng ating ampalaya. So, again, no, I am not very good in ampalaya farming since, no, this is my first time entering ampalaya farming via the help of my mentors, no? Jupil the Farmer, Anak ni Matoy, and also Pinus Vlog. So, ngayon, ipapakita ko po sa inyo mga farmers, no? Lahat ng gamot na ginagamit ko dito sa aking ampalaya sa pag-i-spray natin. So, unang-una, papakita ko muna yung drum na mayroong bagong mix na gamot. So, ito po. So, ano ba ang ratio ng ating mixing sa gamot, no? So, ito, isang drum, puno mga ka-farmers, ang nilalagay natin dyan ng mga gamot ay ang mga sumusunod. So, unang-una mga ka-farmers, no? Hindi ko tinatanggalan ng label para transparent yung ating vlog, no? So, at least, alam ninyong lahat na ito ang ginagamit natin. Okay? So, anong gamot? Ratio ng pag-mix para makuha yung tamang timpla for the betterment of our ampalaya. So, first, talking about insecticide. So, ito po ang insecticide na aking ginagamit, no? So, number one, so, gumamit tayo ng Gold insecticide, 20 AC. So, ito po ang ating ginagamit na insecticide pang control po sa mga insects at the same time sa uod. Yan mga ka-farmers. Okay. So, kuha nyo mga ka-farmers, Gold ang ginagamit ko. Second, dumayo naman tayo mga ka-farmers sa sa fungicide. So, ang fungicide na ginamit ko mga ka-farmers is Core fungicide. Okay? So, yan. So, 250 ml ito. Tapos, itong Gold, hindi ko pala nasabi. 500 ml mga ka-farmers. Tapos, yung ang Score mga farmers, ginagamit ito to control
the attack of fungus. Okay? At the same time, dumako naman tayo sa ating pulyar, no? So yung pulyar na ginagamit natin is Grumor Liquid Calcium Boron. Yan. This is 1 liter or 1000 ml. Okay? So ngayon, ito yung tatlong gamot na ginagamit ko mga farmers sa pagminti ng ating ampalaya. So ngayon, ang next na pag-usapan natin is mixing, no? Ilang ml ng gold, ilang ml ng score, at ilang ml din ng calcium boron ang minimix natin. Okay. So may mga katanungan mga farmers, pwede bang haluin yung tatlong gamot? So insecticide score, insecticide gold, tapos fungicide na score, at foliar na calcium boron. Kaya bang or pwede bang paghaluin ito? So ang sagot mga farmers is 100% yes. Kasi ang ginagawa namin dito is cocktail. Kinakaktil namin yung mga gamot. So minimix namin together in one drum. So yan. So pag-usapan na natin yung mixing, no, kung ilang ml ang ilalagay natin dito sa isang drum. Okay. So ang isang drum mga farmers ay 220 liters ang ano nito, ang laman. Okay? Hindi ko alam kung meron pang mga drum na mas malaki, pero basic 220 liters yung laman ng drum na ito. So ilang ml bang i-mix natin? So nang una mga farmers, sa isang drum or 220 liters na tubig, una pupunuin natin, no, 220 liters sa isang drum. So unang-una, application, ilang ml dito sa gold. Okay. So ang nilalagay ko dito mga farmers is 500 ml. So ibig sabihin itong isang gold na ito, bottle, ito po ay nilalagay natin dito sa isang drum na tubig. Okay? At the same time, ibalik ko ha, 500 ml sa isang drum gold. Okay. Tapos mix natin ng ating score fungicide. So ilang ml ang gagamitin natin dito mga farmers is sa score mga farmers 250 ml ito, pero ang gagamitin natin is only 120 ml ihalo natin sa isang drum. Okay? So again, score fungicide 120 ml ihalo natin dito sa 220 liters na tubig dito sa isang drum. Okay, so kuha. Next, calcium boron mga farmers. Yan. So sa calcium boron mga farmers, this is capacity nito is 1 liter or 1000 ml. So ang nilalagay natin sa isang drum, minimix natin together with gold, and score is 500 ml. Okay, so meaning yung gold 500, yung foliar na calcium boron is also 500, at the same time yung score is 120 ml. So I hope nakuha niyo mga farmers. So ang mixing natin, gold 500 ml, score 120 ml, calcium boron na foliar is 500 ml. Yun po ang nilalagay natin sa isang drum na tubig, 220 liters. At the same time minimix natin together. So ang ginagawa natin mga farmers is cocktail talaga, kasi kung isa-isahin mo yan, mag-spray ka ng foliar, mag-spray ka ng score, fungicide or gold at insecticide, kung isa-isahin mo yan, grabe, ang hirap, tsaka yung oras mo hindi mo matitipid. So kailangan use our time wisely and our medicine and also the water, kasi mahal lahat. Okay, so kailangan matiknik na talaga. So that's why ang ginagawa namin mga farmers is kinakaktil namin yung mga gamot na aming ini-spray dito sa aming ampalaya. So yun po ang ating ginagawa. At yun nga, sustain, no? Very sustaining. It can make our ampalaya stable. So kung tingnan natin yung ating ampalaya, super green, tsaka
maganda pa rin yung talbos. Tingnan nyo yung mga talbos, mga ka-farmers. Yan o. So, walang problema. Yan. Kondisyon na kondisyon ng mga talbos natin. So, yan. May mga bunga natin. Yan. So, hitik pa rin sa bunga yung ating ampalaya, mga ka-farmers. Kaya naman, talagang gusto kong i-share sa inyo yung ating mga ginagawa dito. At least, meron din kayong idea kung sakali man ay nag-ampalaya farming kayo dyan. Kasi, purpose ng ating vlog is to share inspiration and ideas, knowledge on ampalaya farming and many other farming content, no? Yun po ang aim natin sa ating channel. So, I hope mga farmers, meron kayong natutunan sa ating vlog. At yun po ang ating napaka punong-puno ng impormasyon na vlog, mga farmers. Maraming salamat, no? Maraming salamat sa inyong always na pagsubaybay talaga sa mga commenters natin, at the same time sa mga tagapagsubaybay natin, especially po sa mga bagong nakasubscribe sa channel natin. Maraming salamat. Nakikita ko po ang inyong mga suporta from subscribers count natin, 1,699 na tayo, so mag 1.7k na ang ating maliit pa, pero walang problema. Ang importante, always yung content meron tayo. Yun po. Para pagdating ng araw, sakasakali, at least, meron talagang matitingnan na magandang content yung ating mga tagapanood, no? So, yun, ibalik ko, no? Sikrito. Medicine mixing, foliar. Sa isang drum, 500 ml. Dayon, fungicide, so meron tayong score 120 ml sa isang drum. At the same time, insecticide, so meron tayong gold 500 ml sa isang drum. Mix together, make it cocktail to save money, to save the water, your energy and your time. So we have to make a cocktail para isa na. Kapat sa kayong tubig, mahal kasi ang tubig, mga farmers. Dito 50 pesos per cubic. So medyo mahal, kaya kailangan i-cocktail natin yung ating wise management talaga in order to save while earning. So yun po. So once again, this is Sir Chat the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. Thank you so much and God bless everyone. Bye bye.